Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan po natin ngayon ang magiging laban ni Raymart Gabalyo versus Baby Pacquiao. Pinag-uusapan na po ngayon ang magiging bakbakan ni Gabalyo kontra kay Juan Carlos Payano. Balak nila ganapin ang laban sa buwan ng Agosto. Siguradong maganda ang magiging laban mga tol dahil nakataya dito ang WBA Interim Bantamweight World Title. Number 1 ranking si Gabalyo para sa titulong WBA. Number 2 naman si Juan Carlos Payano. Malapit nang magiging laban, kaya ba ito ng ating pambato? Himasin po natin kung ano ang kayang ibigay ni Carlos Payano laban kay Raymart Gabalyo. May record si Baby Pacquiao na 21 wins, 9 knockout, 3 losses. Natalo laban kay Rauschi Warren, Naoya Inoue at si Luis Neri. Taong 2014, naging WBA Bantamweight World Champion. Taong 2015, nahawakan niya ang titulong WBA IBO. Ito ang nakatalo kay Magic Mike Plana via unanimous decision. Malakas naman si Juan Carlos Payano mga tol, pero nasa huling kabanata na ang kanyang karir. May edad na 36 sa kasalukuyan. Huling laban niya pinatulog ni Luis Neri, natalo via knockout. Magaling naman talaga si Luis Neri, hindi biro ang galawan dahil alaga ito ni Freddie Roach. Kahit matanda na, may ibubuga pa rin si Juan Carlos Payano dahil veterano ito sa laban. Experience ang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Magandang pangalan ito kung maukit ni Gabalyo sa kanyang resume. Prospect natin si Gabalyo para sa world title, kaya malaki ang pag-asa nito manalo sa laban. Bata pa lang si Raymart Gabalyo, may edad na 23. Kalakasan niya sa bakbakan, may record na 23 wins, 20 knockout, walang talo. Hindi naman nagkakalayo pagdating sa ring experience. Si Payano may 24 total fight, si Gabalyo may 23 total fight. Ang pinagkaiba lang mga tol, mas dekalibre ang nakalaban ni Payano. Solid fighter ang nakalaban. Naging world champion na din sa bantamweight, kaya malaking bagay sa experience ang pagkakaroon ng world title fight. Magandang resume kasi ang pagkakaroon ng titulo mga tol, kaya nga proud po tayo kung may Pinoy na world champion. Pagdating sa physical na lakas, malaki ang tiwala natin kay Gabalyo. May taglay na lakas ang ating pambato, sana madala niya ito sa laban. Taong 2018, nakuha dati ni Gabalyo ang WBA interim title kontra kay Stephen Yang. Panalo si Gabalyo via unanimous decision. Pagkatapos ng laban, hindi na niya nadepensahan ang kanyang titulo. Abangan na lang po natin mga tol ang magiging laban. Maraming salamat po.